Kung meron kang storya na gusto mong ikwento, isend mo lang sa spookifypinoy@gmail.com at maaari itong lumabas dito sa channel. Kumusta mga kaibigan? Sa mga naghihintay ng update ng kwento namin ni Buddy, heto na yun. Pasensya na kung natagalan. Hindi naman kasi pwedeng gagawa na lang ako ng kwento na hindi naman talaga nangyari. Hindi naman kasi ako fiction character. Based to sa real life ang binabahagi ko mula noon magpahanggang ngayon. Alam naman ng mga nakakakilala sa akin yan. At saka, ang dami namin kinaharap ni Buddy this past few months. At higit sa lahat, hindi ganun kadali ang pagsubok namin laban sa kadiliman. Sa katunayan pa nga, hanggang ngayon, iba na naman ang kinakaharap namin. Pero, sa susunod na story na yon, simulan na natin ang totoong nangyari sa aming kwento. Nangyari ito nung nakaraang buwan lang. Di ko nasasabihin ang exact date. Nasa simbahan ako noon ng cathedral dito sa Cagayan de Oro. Pagkatapos ko magdasal sa simbahan, pumasyal muna ako sa Gaston Park na malapit lang din sa katedral. Nakaupo lang ako, malapit sa may fountain. Pinagmamasdan ko yung mga namamasyal din ng pamilya at mga magkasintahan at yung mga group na sa tingin ko mga texters clan. Naririnig ko kasi mga topic nila kahit distansya lang sila sa akin. Ilang minuto lang ang nakalipas, may biglang tumabi na lalaki sa kinaupuan ko. Sa wakas, nagsimba ka na, kapatid. Napalingon ako sa nagsasalitang lalaki sa tabi ko. Hindi ko siya kilala, pero parang alam niya kung ano ako. Kumusta na nga pala ang kapunungan? Tanong ng lalaki sa akin. At dahil may suot akong shades ng mga oras na yon, tinanggal ko at tiningnan ko siya. Pero nakasalubong na ang aking mga kilay. Pasensya na nga pala, marahil nagtataka ka kung sino ako. Ako nga pala si Totax. Gusto niya makipagkamay pero tiningnan ko lang siya. Isa ka nga talagang apo ng maestro. Dahil napakatipid at maingat ka sa mga kilos at galaw mo. At dahil sa sinabi niyang yun, napatayo na ako. Paano mo ako nakilala? At ang kapunungan, paano mo ito nalaman? Isa ka bang... Hindi ko na naipagpatuloy yung tanong ko dahil bigla na lang nag-vibrate yung cellphone ko. Tumawag si Buddy at sinagot ko. Kumusta, Bayaw? Papunta ako Cagayan de Oro. Mag-a-apply ako ng trabaho. May nag-refer kasi sa akin dyan. Urgent hiring yung company nila. Sundin mo ako sa terminal, Bayaw, ha? Kasi di ko na alam kung paano pumunta dyan sa inyo. Baka ma-lost and found pa ako. Swerte naman ang makakapulot sa akin. Natawa ako sa huling sabi ni Buddy. Oh, sige, Buddy, susunduin kita. Basta ha, libre mo ako ng foods pagdating mo, ha? Pinutol ko na yung tawag ni Buddy at nagpalingon-lingon ako sa paligid na wala na yung lalaki na kumausap sa akin kanina. Paalis na sana ako sa park para papunta ng terminal para sunduin si Buddy nang biglang nagsalita. Sandali lang kapatid. Boses nung lalaki na nasa likuran ko lang. Kaya humarap ako sa kanya. Ano bang kailangan mo sa akin? Nagmamadali ako. Nakangiti lang ito na nakatitig sa akin at parang nangaasar pa. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kapatid na nasa panganib ang bayo mong nagbabiyahe ngayon. Nagulat ako sa sinabi ni Totak sa akin. Panganib? Kala ko ba kakaiba ka? Bakit hindi mo ba alam kung ano yung bayo ko? Kahit malagay sa panganib yun, ayos lang dahil kaya niyang protekta ng sarili niya. Sabi ko kay Totak na humakbang pa para malapit sa akin. Paano ko sabihin ko sa iyong hindi makakaligtas yung bayaw mo at ang tanging paraan lang ay ikaw ay may pagpipilian. Para klaro sa iyo, yung bus na sinasakyan ng bayaw mo ay mababangga sa isa pang sasakyan na may sakay na kamag-anak mo rin. Sa mga oras na to ay nakaantabay ng mga itim na anghel dahil siguradong may masasawi. Ngayon, alin doon ang liligtas mo? Ang sasakyan na sakay ang mga kamag-anak mo o yung bus na sinasakyan ng bayaw at maraming pasahero? Nakatawa pa siyang sabihin nito sa akin. Ano ka ba talaga? Ikaw ba'y may plano nito?
Hindi kita mapapatawad pag nangyaring masama sa mga inosenteng tao, lalo na sa mga kamag-anak ko. Pagbabanta ko kay Totax. Relax lang, kapatid. Ang nakatakda ay nakatakda. Huwag mo akong pagbintangan. Pinapaalalahanan lang naman kita. Ako na nga itong nagmamagandang loob sa'yo. Ako pa itong binabalaan mo. Inakbayan ako ni Totax na tinapik-tapik ang aking balikat. Paano mo nalaman tungkol sa mga itim na angel? At bakit ang dami mong pasakali? Diretsuhin mo nga ako. Ano ka ba talaga? Tanong ko sa kanya na tinanggal ang braso niyang nakaakbay sa akin. Ano ka ba? Tulad mo rin ako. Kaya wala tayong problema. May misyon din ako kagaya mo. Tutulungan mo na kita bago ko gawin ang misyon ko. Pagpapaliwanag nito tak sa akin. Isa ka ding puting tupa. Bakit di ko maramdaman na kapareha kita? Hindi ko din matukoy kung ano ka talaga. Para ka lang natural na tao. Para mapatanayan kung isa kang puting tupa, may itatanong ako sa'yo. At may tinanong ako sa kanyang sensitibong bagay. Ito ay sikreto at sagrado sa aming mga kapulungan. Para malaman namin ang mga tulad naming puting tupa. Nasagot at naipaliwanag ng malinaw at eksaktong-eksakto ang mga narinig ko kay Totax. Ngayon, naniniwala ka na? Hindi ako kaaway, kapatid. Pero, bago tayo mag-proceed doon sa bayaw mo, nakita mo ba yung anino na nasa lilim na puno na yun? Itinuro sa akin ni Totax ang isang puno sa park na may anino na parang may minamatsyagan. May anino pero walang tao na malapit dito. Tanging anino lang talaga. Pero nalaman ko kagad kung ano yun. Ano yung anino na yun? Teka, isa itong itim na. Hindi ko na itinuloy ang pagkakasabi ko dahil biglang may nagkagulo. Isang lalaki ang nanaksak sa isa pang lalaki. Fatal lang tama nito dahil sa leg ito sinaksak. Tulungan natin. Tatakbo na sana ako nang hawakan ang braso ko ni Totax. Hayaan mo na sila. Atraso yan kaya huwag ka makialam. Nakatakda na oras niyan. Kaya nga may itim na anino eh, na kanina pa nakaabang. Dahil alam niya ang eksaktong oras at lugar mangyayari ang insidente niyan. Pagpipigil ni Totax sa akin. Nawala na yung anino pero namatay talaga yung nasaksak sa leg ng lalaki. Yung nasaksak na tumakbo kaagad, nahuli din ng mga pulis at kasalukuyang detinado. Balik tayo sa topic na pupunta na kami kay Buddy. Pikit mo mata mo, kapatid, sabi ni Totax sa akin. Sinunod ko ang sabi niya at naramdaman ko ang pag-iba ng paligid. Pakiramdam ko, nasa sasakyan na ako. Lumilat ka na kapatid, sabi ni Totax at hindi ako nagkamali. Nasa bus nga kami, sa may pinakahulihan ng upuan kami nakaupo. Nakita ko si Buddy nakaupo sa likod ng driver mismo. Ano na ngayon gagawin ko? Ipapahinto ko ba ang bus? Ipapababa ko ba si Buddy? Tanong ko kay Totax. Ikaw bahala, mission mo to. Hindi nalalap kita dito para ikaw magdesisyon. Kung ipapababa mo si Buddy ngayon, mababangga pa rin itong bus sa sasakyan ng sakay ng kamag-anak mo. Seryoso ang mukha ni Totax at nakatingin sa bintana ng bus. Hindi mo ba ako tutulungan? Anong klaseng puting tupa ka? Tulungan mo ako pigilan ng aksidente na to. Sabi ko kay Totax na nagtitimpi at pabulong sa kanya. Medyo mahaba na ito mga kaibigan. Abangan niyo po ang part 2 nito. Masyado talaga napakadelikado ang sitwasyon na to. At di ko akalain ang mga susunod na mangyayari. Hanggang sa muli mga kaibigan. God be with us always.